Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Gladys, ang iyong magiging gabay sa iyong module sa Philippine 4, ika-apat na quarter, unang linggo. Sa araling ito ay matutunan mo ang pagbibigay ng panuto gamit ang pangunahin at pangalawang direksyon. Upang mahasa ang iyong kaalaman sa araling ito, hiniling ko na sundin mo ang pagkakasunod-sunod ng mga gawain sa module. Sikaping gawin mag-isa ang mga gawain. Maaaring humingi ka ng tulong kung kinakailangan. Kaya, ilabas mo na ang iyong module at ballpen. Simulan na natin ang ating aralin. Handa ka na ba? Bago natin simulan ang ating aralin ngayong araw, pakinggan ang maikling dialogo kung paano nahanap Jose ang eksaktong lugar ng kanyang kaibigan. Narito ang panuto. Basahing maigi ang talata bago sagutin ang mga tanong. Bilugan ang titik ng iyong sagot. Nais ni Jose na pumunta sa bahay ni na Paulo. Lumapit siya sa pulis at itinanong kung saan matatagpuan ang eksaktong lugar ng kanyang kaibigan. Jose, ang simbahan ay nasa hilagang kanluran ng palengke. Ang paralan ay nasa timog silangan, samantalang ang bahay ng kaibigan mo ay nasa bandang kanluran. Kung nais mong makarating ng maaga sa bahay ng kaibigan mo, mas mainam dito ka dumaan sa silangan papuntang kanluran sapagkat nandito ka sa silangan. Paliwanag ng pulis. Marami pong salamat, wika ni Jose. Narito ang mga tanong. Unang tanong, ano ang nais puntahan ni Jose? A. Sa ospital? B. Sa paaralan? C. Bahay ni na Paulo? D. Bahay ng kanyang lolo? Ang tamang sagot ay C. Bahay ni na Paulo. Pangalawang tanong, ano-ano ang mga pangunahing direksyon na binanggit ng pulis na dapat sundin ni Jose? A. Timog silangan. B. Timog at hilaga. C. Silangan at kanluran. D. Hilagang silangan. Ang tamang sagot ay C. Silangan at kanluran. Pangatlong tanong, kung ikaw si Jose, ano ang mas mainam na susundin mo papunta sa bahay ng iyong kaibigan? A. Patimog silangan. B. Pahilagang kanluran. C. Pasilangan papuntang kanluran. D. Pakanluran papuntang silangan. Ang tamang sagot ay C. Pasilangan papuntang kanluran. Pang-apat na tanong, bakit kinakailangang sundin ang panuto? Upang patlang. A. Maiwasan ang pamamasyal. B. May pakita sa pulis na mahusay akong sumunod sa panuto. C. Mapatunayan sa kaibigan na magaling kang gumuhit ng mapa. D. Mabawasan ang pagod, oras at maiwasan ang pagkaligaw sa pupuntahan. Ang tamang sagot ay D. Mabawasan ang pagod, oras at maiwasan ang pagkaligaw sa pupuntahan. Panglimang tanong, para mas maagang makarating si Jose sa bahay ni na Paulo,
anong direksyon ang mainam niyang sundin? A. Silangan papuntang timog. B. Silangan papuntang hilaga. C. Silangan papuntang kanluran. D. Kanluran papuntang silangan. Ang tamang sagot ay C. Silangan papuntang kanluran. Tapos mo nang sagutin ang limang item ng sudukin. Ipagpatuloy mong gawin ng mag-isa ang natitira pang item. Magaling! Natapos mo nang sagutin ang unang gawain. May naiisip ka bang ilalaman ng module na ito? Halika! Balikan muna natin ang tungkol sa pangunahing direksyon at pangalawang direksyon. Narito ang mga pangunahing direksyon. Hilaga, timog, kanluran, at silangan. Ang silangan ay kung saan sumisinag ang araw sa umaga, habang ang pangalawang direksyon ay tumutukoy sa pagitan ng dalawang pangunahing direksyon. Ang mga ito ay hilagang silangan, hilagang kanluran, timog kanluran, at timog silangan. Ngayon, alam mo na ang tungkol sa pangunahing at pangalawang direksyon. Basahin ang panuto ni Aling Marin sa kanyang anak na si Pedro. Pedro, pumunta ka sa plaza. Kapag kaharap mo ang monumento ni Dr. Rizal, maglalakad ka pasilangan hanggang sa kalsada. Makikita mo doon ang isang ale na nakadilaw. Sabihin mo sa kanya na inuutusan kita. May ibibigay kang bag. Dalhin mo ito sa isang maliit na tindahan sa bandang hilagang silangan. Hihintayin kita doon. Kapag ikaw si Pedro, masusundan mo kaya ang mga panuto? Atin nang suriin ang tungkol sa pagbibigay ng panuto gamit ang pangunahing at pangalawang direksyon. Ang panuto ay isang tagubilin o direksyon kung ano ang gagawin. Maaaring pabigkas o nanakasulat ito. Mahalaga ang pagsunod sa panuto upang maiwasan ang pagkakamali. Magagawa rin nating makasunod sa panuto kung unawain nating mabuti ang ating binabasa o pinapakinggan. Ginagamit din ang mga pangunahin o pangalawang direksyon sa pagbibigay ng panuto. Sa pagbibigay ng panuto, sikaping malinaw at simple lang. Ang direksyon ay dapat ayon sa pagkasunod-sunod ng mga gawain. Para mas maintindihan mo pa ang aralin na ito, gawin mo ang susunod na gawain sa pagyamanin. Maging gabay ang panuto na maipapakita. Narito ang isang larawan o grapiko. Ang nasa kanluran ay parke, sa silangan ay butika, sa timog ay bukid, at sa hilaga ay bahay. Panuto para sa pagtatasawan. Kayo ay nasa paaralan. Kumpletuhin ang mga panuto sa isang kaibigan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pananda at direksyon. Unang tanong, upang makarating sa parke, maglalakad ka sa direksyong patlang. Ang sagot ay kanluran. Pangalawang tanong, kapag didiretso ka sa direksyong silangan, makararating ka sa patlang.
Ang tamang sagot ay butika. Pangatlong tanong. Kung maglalakad ka patungong timog, makararating ka sa Patlang. Ang tamang sagot ay bukid. Pang-apat na tanong. Upang makabili ka ng gamot, dadaan ka lang patungong Patlang. Ang tamang sagot ay silangan. Panglimang tanong. Kapag ikaw ay nasa bukid at gusto mong pumunta sa bahay namin, maglalakad ka pahilaga. Makararating ka rito sa Patlang. Pagkatapos, maglakad ka ulit patungong Patlang at makikita mo na ang bahay namin. Ang tamang sagot sa unang Patlang ay paaralan. At ang tamang sagot sa pangalawang Patlang ay hilaga. Alalahanin natin. Ang pangunahin at pangalawang direksyon ay ginagamit sa pagbibigay ng mga panuto. Mahalaga ang pagsunod sa panuto upang maiwasan ang pagkakamali. Sa pagbibigay ng panuto, kailangang malinaw at ayon sa pagkasunod-sunod. Sa pagkakataong ito, magkunwaring may kaibigan kang bibisita sa inyo. Magbigay ng mga panuto gamit ang mga direksyon. Para mas madaling mahanap niya ang bahay ninyo, guguhit ka ng simpleng mapa na ipadadala mo para susundin niya. Maaari mong gawin ito pagkatapos mong mapanood ang bidyong ito. Huwag kalimutang ipakita ang iyong ginawang mapa sa iyong guro. Ngayon naman, iyong tayahin ang natutunan mo sa lalim natin ngayong araw. Basahin natin ang may papakitang panuto. Panuto, intindihing mabuti ang bawat tanong. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Unang tanong. Ang patlang ay isang tagubilin o iniuutos kung ano ang gagawin. A. Babasahin. B. Kwento. C. Slogan. D. Panuto. Ang tamang sagot ay D. Panuto. Pangalawang tanong. Ito ay tumutukoy sa pagitan ng dalawang pangunahing direksyon na ginagamit sa pagbibigay ng mga panuto. A. Pangalawang direksyon. B. Pangunahing direksyon. C. Pang-apat na direksyon. D. Pangatlong direksyon. Ang tamang sagot ay A. Pangalawang direksyon. Pangatlong tanong. Alin ang hindi kabilang sa dapat isaisip sa pagbibigay ng panuto? A. Gawing malinaw. B. Gawing komplikado. C. Dapat simple lamang. D. Dapat ayon sa pagkasunod-sunod. Ang tamang sagot ay B. Gawing komplikado. Narito ang isang mapa. Pag-aralan ng mabuti ang mapa na naipapakita sa screen o sa inyong module. Sagutin ang ika-apat at ika-limang item base dito. Ang nasa hilaga ay ospital. Ang nasa timog ay istasyon ng bumbero.
ang nasa kanluran ay simbahan at ang nasa silangan ay palengke. Ang nasa hilagang kanluran naman ay istasyon ng pulis. Ang nasa hilagang silangan ay paliparan. Ang nasa timog kanluran ay paralan. At ang nasa timog silangan ay sakayan ng jeep. Pang-apat na tanong. Mula sa bahay, anong direksyon ang tama papuntang ospital? A. Maglakad patimog. B. Maglakad sa direksyong hilaga. C. Sasakay ng jeep patungong kanluran. D. Liliko sa silangan at maglalakad pahilaga. Ang tamang sagot ay B. Maglakad sa direksyong hilaga. Panglimang tanong. Ano ang matatagpuan sa kanluran ng sasakyan ng jeep? A. Palengke. B. Paliparan. C. Paralan. D. Estasyon ng bumbero. Ang tamang sagot ay estasyon ng bumbero. Para madagdagan pa ang iyong kaalaman sa ating aralin, gawin ang susunod na gawain. Panuto. Maghanap tayo ng kayamanan. Tulungan si Pedro na mahanap lahat ng mga brilyante na nakatago sa iba't ibang bahagi ng pamayanan. Isulat ang mga panuto gamit ang pangunahin at pangalawang hakbang ayon sa direksyon ng palaso. Dito na nagtatapos ang ating aralin. Ano nga ulit ang ating napag-aralan? Alam kong marami kayong natutunan. Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli, paalam!